To tell you honestly, I am not supposed to be here. Why? I am supposed to be at the hospital. Or, much worse, I am supposed to be at the morgue. Kanina pong hapon, 1 o'clock, naghahanda na ako para pumunta dito. Pumasok po ako sa banyo, naligo ako. Hindi ko po namalayan, inalis pala yung mga bathroom mat. So I step out, dripping wet, I slipped. I thought it was the end of my life. Hindi po ako nakahawak, kahit ano, talagang bagsak, kalabog, bag. Ang nag-cushion lang po sa aking pagkabagsak, pagkadulas, yung aking kamay. My left hand. But as I try to look at my hand, wala pong bali. I was looking, touching my head. Wala pong dugo. Tumayo po ako. Tinitignan ko ang flooring. Baka kaluluwa na lang ako. Wala pa naman yung katawan ko doon sa flooring. And I said, God is good. Grabe. And I asked the Lord, Lord, why? I was supposed to die here in this bathroom. That time, 1 o'clock. Today. Pero, walang galos, walang sugat, walang bali, walang pilay, walang dugo. Why, Lord? And then I remember, I am supposed to be here with you to say the Mass and to deliver this homily for you. And I thank Saint Ezequiel Moreno for protecting me. Doon na po ako naniniwala. Parami ako naririnig na naghihimala siya. But sinasabi ko po sa inyo, this is my personal experience. I should have died today with that slip, with that fall. And yet here I am, safe and sound, healthy and strong. It is because of the grace of God. It is because of the prayer of Saint Ezequiel Moreno. God and Saint Ezequiel Moreno wanted me here today with you. Amen? Kaya nga, God is so good. Grabe. Hindi ko po alam kung napansin nyo kanina na habang ako po ay nagbabasa ng ebanghelyo o naghuhumilya, na nahulog po itong kortina sa isang retablo natin. No? Sa lahat ng mga pwede pong mahulog na kortina, nagpakita ay yung sa Sagradong Puso ni Jesus. Bakit po? Nagparamdam po sa akin. Kasi po, 10 years ago, nung ako po ay maordain na pari, ang aking pong vestment at ang tema po ng aking ordinasyon ay ang Sagradong Puso ni Jesus. Nagparamdam po. Sinabi niya, parang nakalimutan mo yata ako, sabi niya. Dahil po, bakit ito po yung napili kong tema noon at nagiging tema pa rin ng aking pagkapari hanggang ngayon, ang puso ng Diyos. Dahil nung panahon po, nahirap na hirap po kami, wala po kaming makitang pambayad, matrikula, nung ako'y nag-aaral sa seminaryo at naalis pa po sa trabaho ang aking ama. Ako po ay nagdarasal sa chapel at ako po ay nakatingin sa Sagradong Puso ni Jesus. Tinatanong ko ang Diyos, bakit? Bakit? Bakit ang daming paghihirap? At wala pong sagot ang Panginoon kung hindi yung tibok ng aking puso. Malapit na po ako matapos sa pagkapari, ako po ay nagdadalawang isip na magpatuloy. No? Palagi kong tinatanong sa Diyos, I am always asking for a sign. Lord, talaga bang gusto mo akong magpari? At kamukha po ng dati, wala pong ibang sagot kung hindi yung tibok ng aking puso. And I remembered asking that question,
Lord, talaga bang gusto mo ko magpari? Nandun po ako sa Novaliches, sa retreat house. Ako po ay nakaupo malapit sa puno. Napatingin ako. Nakita ko yung larawan. May namako. Ito po yung larawan. Sagradong puso. Kaya nga po, umpisa ng aking buhay, pagnanasa maging pari, hanggang pagkatapos po ng aking ordinasyon, palagi nagpaparamdam. Hanggang ngayon, 10 years na po ako, nagparamdam muli. Dami pong pwedeng mahulog dyan. Ito pa yung nahulog. Di po ba? Di po ba milagro yun? Kaya nga po, doon sa mga pinagbigay kong pampita sa inyo, may panalangin po ng sagradong puso ni Jesus. And can we be as one? Just today, please, pray for me and let us pray for one another. Lumuhod po tayo, sabay-sabay po natin pagdasal itong panalangin ng Sacred Heart of Jesus. Tayo pong lahat, O Most Holy Heart of Jesus, Fountain of every blessing, I adore you and I love you, and with lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant, good Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of dangers. Amen. My dear friends, I know that a lot of you are praying for a miracle. Amen? Alam ko po, bawat isa sa inyo nagdarasal para sa isang milagro. But do you know the formula for a miracle? There is an ingredient in order for you to receive, in order for you to experience a miracle. And this formula, itong sangkap kung paano makaranas ng milagro, it is written in the Bible. There is a pattern if you study it closely. And it is very simple to do. Do you want to know about it? Gusto nyo bang malaman? Yes or no? Siyempre, this is the formula. This is the ingredient. This is the step. Please do not forget about this. Just do what is possible in your life. Present it to the Lord. Have faith in God. And God will do the impossible in your life. That's simple. Just do the possible. Gawin mo lang yung makakaya mo. Isang bagay lang. Ialay mo sa Diyos. And as the saying goes, God will do the rest. You could see this in the Bible. How the Lord helped Moses. Do you remember that? When the Hebrews were able to escape the Egyptians, how did Moses parted the Red Sea? What did God instructed Moses to do? Napakasimple ng sinabi ni Yahweh sa kanya. Put your staff on the water. And when Moses put his staff on the water, what happened? A miracle. The water parted. Mahirap ba na ilagay yung tungkod doon sa tubig? Hindi. Di po ba? Pero nung ginawa ni Moises, nakita niyo po, nakakita sila, nakaranas sila ng isang nakakamanghang bagay. We see that also in the New Testament. The Lord instructed His disciples, His apostles, if there is anybody sick, lay your hands on them. Ipatong nyo lang yung kamay nyo sa kanila. And what will happen? They will get healed. Mahirap ba na ipatong yung kamay sa may sakit? Hindi. Di po ba? Pero dahil doon sa pagpatong ng kamay, nagkakaroon ng kagalingan, bumubuti, nagkakaroon ng milagro mula sa sakit, nagiging malusog. Amen? And we see this again in the gospel that we heard today. This very beautiful miracle story of the multiplication of the loaves. Ano ang pinagawa ng Panginoon sa kanila bago nila nakuha yung pagkain? Jesus asked them, have the people recline. Anong ibig sabihin nun? Paupuin nyo sila. Yun lang. Gutom sila, wala silang makain, they were hungry, and yet there was little food. What did Jesus instruct them to do? Sit down. That's simple. And when they sat down,
See what is the miracle? Two miracles, in fact. The multiplication of the food from little, from few, to thousands. Even after the feeding, there was leftover. That is the first miracle. But there is a second miracle. I don't know if you have noticed it. The miracle of Jesus Himself being able to go to one person, to another, feeding them. There were 5,000 people, not counting women and children. Can you feed 15,000 or 30,000 people all by yourself? It is impossible. Kaya nyo yun? Isa-isahin mo, bibigyan mo ng pagkain yung mga tao? Imposible. But how did it happen? It started with the people sitting down and waiting for the Lord. Let me ask you this question. What is that one thing, possible thing, that you can do today? Do it. Trust in God. Present it to Jesus. And wait. You will receive the miracle. Even if there is a delay, remember, keep on doing what is possible and you will receive it from the Lord. Alam niyo po, nagiging problema, bakit hindi nakakatanggap ng milagro yung mga tao? Tamad. Amen? Tamad. What blocks the miracle from happening? It is laziness. How can you expect to get healed from your sickness if you cannot even go to the doctor? If you cannot even pop up your pill and put it in your mouth. Diba? Di ka gagaling kung wala kang ginagawa. Kahit na magdasal ka na ng magdasal. Ang tanong, pumunta ka na ba sa doktor? Father, natatakot po ako eh. Diba? Wala kang ginagawa. Hindi sapat yung nagtitiwala. Hindi sapat yung nananalangin ka. Marami. Gustong yumaman. Gustong umangat ng buhay nila. Pero ang tanong, nagtatrabaho ka ba? Marami tayong alam na ganyan sa Pilipinas, hindi po ba? Lalong-lalo na kung meron silang kamag-anak dito sa abroad, OFW. Hinihintay lang na makatanggap. Hindi ka yayaman, hindi aangat ang buhay mo. Kung tanggap ka ng tanggap, mauubos agad. Kahit na ano yung trabaho, magsumikap ka. Sari-sari store yan. Magpadyak ka. Magmaneho ka ng jeep. Magtinda-tinda ka. Just do it every day. You will succeed in life. Amen? Meron po, marami lumalapit sa akin for counseling in their marriage. Father, pagdasal mo naman kami, magkaayos na kami ng asawa ko. Pero bakit hindi nagkakaayos? Bakit patuloy yung bangayan, yung away? Kasi wala silang ginagawa to improve their relationship. Palagi masasakit na salita. Palagi nag-iisip ng paraan paano ganito. I always tell them, pray together. Talk to a priest. Go to counseling. And yet, sasabihin ng babae, ayaw po eh. Pagdadasal ko na lang. Ano ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat? Faith without works is dead. Hindi sapat yung nagdarasal na nagdarasal. Kailangan mo tapatan ng action, ng gawa, ng kilos. Amen? I ask you again, what is that one thing that you can do? Focus on that. At alam nyo pa po kung ano nagiging kalaban ng milagro. Hindi lang yung walang ginagawa, katamaran. Sometimes the opposite is true eh. Maraming ginagawa. Pag marami kang ginagawa, sigurado kang mawawala. Amen? Just do one thing. Repeat it. And you will succeed. You will receive a miracle. Why do you think si Hidalin naging Olympic gold medalist? Because she did only one thing. She trained for one sport, weightlifting. Hindi naman weightlifting na siya, tapos runner pa siya, tapos swimmer pa siya, tapos cyclist pa siya. Diba? Focus siya dun sa isa. Eh kayo, tanong ko sa inyo, ano yung isang bagay? Mag-focus ka lang dun. Mag sobrang dami. Pagkatapos nung isa, pag nag-succeed ka na dun sa isa, dun ka palang mag-move on dun sa susunod. Huwag mong pagsasabay-sabayin. Alam nyo yan, kayong pong mga sanay sa trabaho sa bahay. Subukan mong magluto at maglaba ng sabay. Ano mangyayari sa'yo? Mapapasma ka. Di po ba? Kung hindi, baka masunog yung iyong niluluto.
do one thing only, that thing that you can do. Ano ang kasabihan? If you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. Diba? Just keep on moving. Only one thing at a time, yung kaya mo lang. You present it to God, you trust in the Lord, and believe you will receive a miracle.